sa makulimlim na araw sa inyo mga kaagri. Welcome dito sa Agri Juan. Ngayong araw, ang i-share po natin sa inyo itong ating subscriber na nagtatanong na pwede daw po bang isabay yung foliar sa bulaklak ng kalamansi. Masasabi ko dyan mga kaagri, pwede po natin isabay yan sa pag-spray natin ng mga insecticide sa pag-aalaga natin sa bulaklak ng kalamansi mga kaagri. Bulaklak pa lang na ini-spray natin yung kalamansi natin na inaalagaan natin ng mga pangkontra natin sa mga insekto tulad ng mga insecticides ng top kill, ng gold at mga kung ano-ano pa na inahalo natin, at may mga video naman po tayo dyan mga kaagri. Ako mga kaagri, sa bulaklak, ako sa akin lang yung sarili kong technique, hindi ko po isinasabay dun sa bulaklak yung foliar. Kumbaga ang ginagawa ko mga kaagri, pinapatagtag ko muna siya bago ko mag spray ng foliar, pampakapit ang bunga, pampalaki ng bunga. Medyo siyempre medyo nagtitipid tayo ng konti, kaya ganoon ang ginagawa kong diskarte. Pero pwede naman pong isabay yan sa bulaklak yung mga foliar tulad ng pampakapit ng bunga, pampalaki ng bunga, pwede naman po yan. Siguro ako masasabi ko huwag masyadong madami. Kung 1 litro yung regular na inilalagay sa isang drum na 200 liters ng foliar, siguro masabi ko pagka bulaklak pa lang, kahit kalahati lang muna, huwag nyo munang biglain mga kaagri. At para hindi po, baka kasi makasama. Pero ako kasi mga kaagri, hindi ko talaga isinasabay yun sa bulaklak. Ang sa akin lang, ang dahilan kung bakit ay medyo nagtitibid ako. Siyempre, kapag kasi nag-spray ka agad ng foliar, ipapalo up mo pa yan uli na ipapalo up. Kasi mahaba pa ang sprayan natin dito sa kalamansi, lalo na ako, na meron na kami na halos 2 buwan ni Ber, o 2 buwan na kami nag-i-spray ni Ber dito sa kalamansi, dito sa pinapalaki natin bunga. At dito mga ka, 3 spray pa kami ni Ber dito, siguro mga kulang 1 buwan pa kami dito, siguro mga middle pa ng February kami titigil dito. 3 hanggang 4 pa kami dito na spray ni Ber na, pero weekly na. Nakita nyo naman, malalaki na nga yung bunga. Meron ng mga gaholin. Ayan, gaholin, gasaresa. Pinakamaliit ko na kaagri, gasaresa na. Pero halos puro gaholin na yung majority na to. At may mga ilang tres na din dito mga kaagri. Sa paglipat nga ng buwan, ng February dito, makakahalaw-halaw na ako. May mga ilan-ilan ako mapipitas dyan ng mga pauna na mga tres ng laki. Yan, pinakamatagal na kasi yan ng tres na yan, 20 days. Kukunin na yan. Pero pwede mo pa yan gawin kahit 1 buwan pa kung talaga mababa pa presyo. Pero ako, dinidelay ko nga yung kalamansi ko dahil nga imbis na pataas ang kalamansi, pababa pa mga kaagri. Dahil siguro sa dami na nagpapapitas. Ang balita ko sa Tarlac daw ngayon, nagbulto o volume ang pitasan ngayon dyan sa Tarlac. Pero dito sa amin sa Hain, ang alam ko, hindi na po ganun kadami nagpapapitas ng kalamansi. Hindi katulad doon sa Tarlac, talagang volume ngayon yung harbisan doon. Kaya yun ang nagpapabagsak ngayon ng presyo dito sa Nueva Ecija, itong Tarlac. Nasa 600 na nga lang daw ang balita ko sa isang bag. Meron pa nga daw kumukuha, 550 lang mga kaagri. Ilang ang balita ko nito mga nakakaraang araw. Hindi ko alam ngayon kung tumaas na uli. Imbis na tumaas nga, bumaba pa. Pero ako, expected ko kasi kapag middle na ng January hanggang February, mababa talaga ang presyo ng kalamansi mga kaagri. Taon-taon naranasan ko yan, siguro mga nasa 4 years na, na halos ganon. Na tuwing February, lilipat ang buwan ng Pebrero, last quarter ng January hanggang Pebrero yan, mababa ang kalamansi. Nagpo 400 pa nga mga kaagri. Kaya kumbaga, hindi pa rin ganon ka sakit sa bulsa ng mga nag-aalaga ng kalamansi yung 600, kahit papano kasi makakabawi ka pa sa puhunan dyan at meron pa rin matitira, lalo na kung volume naman yung binunga ng kalamansi mo. Pero syempre tayo, nag-aabang tayo ng mataas na presyo para sulit yung ating pabunga. Itong sa atin na ito, kumbaga abang ito dun sa pagtaas ng kalamansi, kasi mababa ang kalamansi ngayon, hindi pa naman tayo pitasin yung sa atin, may mga ilan-ilan tres lang ang laki at saka gaholin yung majority, tapos may gasaresa pa tayo. Baka sakaling maabutan natin yung kahit na lang neto natin na 1,000 per bags na net natin, net income, ay napakaganda na ng mga kaagri. Yun ang
ang gusto kong mahuli na presyo. Pero syempre, mas mataas, mas maganda, makakagali. Pero sa akin, masaya na ako kahit makanet lang ako ng 1,000 pair bags. Kung makaka 300 to 350 bags naman ako sa isang cycle ko o sa isang season ko ng pabunga ng kalamansi, maganda na rin yun, makaka-agree. Ngayon, balik na tayo nga doon sa topic natin. Yun, makaka-agree, para sa akin, ang ano ko lang dito sa kalamansi, kapag ka nagpapabulaklak ka, pwede ka kung tinatanong niya kung yung isa natin subscriber, kung ang tanong lang talaga niya ay pwede ba na isabay sa bulaklak yung polyar, yung bulaklak pa lang yung kalamansi. Pwede naman po, mga ka-agree. Huwag lang po masyadong madami. Konti-konti lang muna kasi mahaba pa ang pag-aalaga mo. Pag bulaklak pa lang kasi mula bulaklak hanggang mapitas mo yan, 4 na buwan, mga ka-agree. Medyo mahaba pa yung alagaan ng kalamansi, yung pagpapalaki mo. Kaya medyo tipid ka lang muna sa una, lalo na nga kung naghahabol ka ng kung hindi ka naman naghahabol ng presyo ng kalamansi. Tulad doon sa akin ito, pinigilan ko na po yung foliar dito na pampakapit ng bunga at hindi ko pa po siya ini-spray ng foliar na pampalaki ng bunga. Pero naghagis na po ako dito, nag-side dress na ako dito ng abono na 4 na sako. Partial pa lang po yun. At mukhang doon sa plano ko, mukhang okay naman kasi nangyari nga ay bumagsak pa yung kalamansi. Kumbaga, dinidelay-delay ko lang ng konti ito. Yun lang sa akin. At ito, kung sakaling biglang angat ang kalamansi, habulin ko naman ito. Sasabugan ko ito ng abono uli, mabilisan, tapos pampalaki na ng bunga na polyar pa. Babanata ko ito para mabus. Kumbaga, mabilis lumubo yung bunga ng kalamansi natin para makuha natin agad. Kung sakaling man na ganun. Pero kung hindi naman, siyempre, antabay lang tayo. Ganun lang naman ang diskarte, mga ka-agree. Pero siyempre, minsan, may mga pitasin na tayo kahit na nag-abang tayo kung talagang ayaw tumas ng kalamansi, wala na tayong magagawa. Papitas na natin yan kaysa mahinog, mga ka-agree. Ganun lang. Tips lang yan sa mga baguhan, ng mga nag-aalaga ng bulaklak ng kalamansi pa lang o yung bulaklak pa lang po, yung kalamansi ninyo. Yun. Pwede naman po kayo maghalo ng mga foliar kahit pampakapit. Mas maganda kung ako, para sa akin, pampakapit na lang muna ng bulaklak o bunga, ihalo nyo na foliar dyan. May mga video naman tayo dyan ng mga foliar na pampakapit natin ng bunga. Panoorin nyo lang yan. Yung mga latest video lang naman yan natin. Yun, panoorin nyo lang at andun yung detalye para sa pampakapit ng bunga, yung dosage niya, kung gano'ng kadami, yung yahalo mo dun sa may drum. Andun lahat, mga ka-agree, sa video natin. Naka-thumbnail naman po yan, yung ating pampakapit ng bunga na yan, mga ka-agree. Pampalaki naman ng bunga natin, meron din tayong mga video dyan, mga pampalaki ng bunga natin. At may mga video rin po, pakihanapin nyo na lang po, para ma... At least kasi doon sa video na yon, meron tayong mga separate na video talaga na para doon, pinapaliwanag natin lahat, doon yung detalye, mga ka-agree. Kung paano natin gamitin, yung ganito, dosage, lahat, mga ka-agree. Parang hanggang sa susunod na mga vlogs, happy farming!